Hello guys, welcome back sa akin channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So ngayon guys, pag-uusapan natin ang analyzing and interpreting data. This is under Mathematics 10, quarter number 4, week 7 to 8. So dito, pag-uusapan natin ang learning task number 1 and number 2. So reviewin muna natin yung mga quartile, decile, percentile, and percentile rank. So pag kinuha natin yung position of the ungrouped data in quartile, magiging k over 4 lang tayo times the quantity of m plus 1. Ito ay position pa lang to. Tapos, siyempre, ang gagawin mo doon, una, i-arrange natin in ascending order. Then, pag nahanap yung pinaka-position, pwede mong gamitan ngayon ng interpolation o kaya naman ng Mendenhall and Sinchik method. Samantalang pagka decile, k over 10 times the quantity of m plus 1, kapag naman percentile, k over 100 times the quantity of n plus 1. Pag kinuha mo naman yung pinaka-position ng group data, ang gagawin mo lang doon, magiging k over 4 of n. Hindi na tayo dito n plus 1. Ito naman, magiging kn over k10. Ito position, tapos ang magiging percentile natin, magiging kn over k100. Then, after nun, pag nakuha mo yung pinaka-position, dun mo na ngayon naalamin yung q sub k class, d sub k class, and then p sub k class. Then, dun mo alamin yung lb, yung CF sub B, yung frequency, tapos yung I. Ito naman, makukuha mo na kung ano yung makukuha mo dito, yung pa rin yung gagamitin natin. Okay? Pagdating naman kay percentile rank, magiging 100 over N times the quantity of P, yung pinaka-raw score minus LB times the frequency of P, yung pinaka-raw score doon, then divided by I plus cumulative frequency before the class interval containing the raw score. Yung week number 5 at week number 6, yung topic natin doon ay nakatuon about research. Ano ba ibig sabihin? Okay, it is a careful and detailed study that uses a scientific method to solve the concern, the problem, and issues. So, kung bakit tayo nagre-research, kasi kinakailangan natin ditong makapag-solve ng concern. So, hindi tayo pwede mag-conduct ng research na wala tayong sinosolve na concern o kaya na problem o kaya naman na issue. So, ito yung kinakailangan na gagawin natin sa research. Kinakailangan makahanap tayo ng paraan o kaya naman ng solution. Okay? Next, data gathering is the most important part and it should be done in a manner that accurate and can be used conveniently. So let us recall the 5 steps in conducting statistical mini research. So number 1, state the problem, the concern, or the issues you need to solve. Or step number 2, so we are going to design the research. And the next step number 3, we need to gather the data. Step number 4, we need to use statistical treatment. Pero as of this moment, nakafocus muna tayo dun sa mga positions. Okay? Hindi na muna natin gagamitin yung mga higher statistical treatment tulad ng t-test, ANOVA, MANCOVA o kaya something like that. Okay? And then for step number 5, syempre, we need to formulate conclusions and recommendations based on the results and discussions. You also learned that, I hope, natutunan talaga yun, that measures of position reveal to you the location of the score corresponding to a bunch of information. So you learn that quartiles, deciles, and percentiles are otherwise called quantiles. So lahat yon tinatawag natin as the quantiles. So quantiles refer to the measures of position that divides a distribution into 4, 10, and 100 equal parts. Okay, so in conducting mini research, so we need to analyzing and interpreting data is very important. Analyzing data is the heart of the research. So it informs the data gathered into meaningful information. So on the other hand, interpreting data is reviewing the data, such as taking data analysis, assigning some meaning, and using them to arrive at a relevant conclusion. Bawa, meron ka nakuha ng
Q sub 1 is equal to 25.5. So, ano ba ibig sabihin nun? Kaya nga, kinakailangan mag-assign tayo dito ng some meaning and using them to arrive at a relevant conclusions. So, we can do this by using appropriate measures of positions and other statistical method. A researcher does this under step number 4 and step number 5 in conducting statistical mini research. So, ayun, nakapag-review na tayo. Punta tayo ngayon kay learning task number 1. So, ang title nito ay Show Me the Proof. Okay, ang gagawin daw dito, you're going to ask your classmates about their science, English, and mathematics grades. So, pero ang focus ko dito is mathematics grade nila muna. So, gather all the data from your classmates by listing method. Then, construct a frequency distribution of a group data. Then, we're going to use I is equal to 5 or the class size equal to 5. Okay? So, next, for number 1, calculate the following. Letter A, first quartile or Q1. Letter B, the fourth decile or D sub 4. Letter C, the 60th percentile or P sub 60. And letter D, the percentile rank of 75. Then, afterwards, you should know how to interpret its result. So, ang ibibigay ko sa inyo ditong example ay mathematics grades of 55 grade 10 students. Sabi natin, hypothetically, eto ngayon ang grades. Pero, pwede mong hingin talaga sa kaklase mo yung magiging grades. So, i-message mo lang sila. Ang problema nga lang doon ay, sabi mo, meron kang, sa amin kasi 70 to 75 eh. Nabawa, i-message mo lahat, di ba? Since i-message mo yan, pero kung meron naman kayong GC, pwede nang ilagay kaagad doon, di ba? Para at least makikita lang agad. Yung nga lang, siyempre, data privacy act, ano? Kaya pinakamaganda dito, instead na isa-isahin mo yung kaklase mo, pwede mong pakisapan ng iyong mathematics teacher, tapos science teacher, or kaya naman yung English teacher, pero alam na ni mathematics teacher na gagawa kayo ng ganito, then pwede nang ibigay ni mathematics teacher yung pinaka-given, okay? Tapos, ilalagay na lang doon sa pinaka-GC, and then hindi lang ilalagay yung pinakapangalan. Okay, para siyempre data privacy ang nga tayo. Kailangan natin protektahan yung estudyante, okay? So, since meron na tayong I is equal to a 5, hindi mo na dito kailangan pang hanapin yung range na kung saan magiging highest minus ng lowest, and then gagamit ka pa ng yung K, di ba? Hindi na tayo gagamit niya kasi meron na tayong preferred na I is equal to 5. Ang gagawin mo lang dito, kunin mo yung pinaka-lowest grade, which is equal to 70. Kapag ka nag-construct ka ngayon ng frequency distribution, ang magiging lowest class interval mo dito is starting from 70 to 1. So, pag inisa-isa mo, 70, 71, 72, 73, 74. Okay, kaya magiging 70 to 74. Pero, hindi mo naman siya kinakalang isa-isahin. Ang MatheMARteknix dito, sa 70, mag-a-add ka lang ng 4 kasi ito ay 5. Kasi bakit 4 lang? Kasi kasama na yung 70. Kaya magiging 70 to 74. Halimbawa, ang I mo dito ay sabihin natin 15. So, di ba? Pag isa-isa mo yan, di ba? Ang haba. Kaya from 70 to minus ka ng 14 kay 70 para mahanap mo yung upper limit. Kaya magiging 70 to okay, 84. So, ganun yung pinaka-technique. Okay? So, eto na yung 70 to 74, mag-add ka ng 5, magiging 75 plus 5, hanggang makarating ka dito kay 95, eto ganoon din, 74 plus 5, 79, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, okay? Tapos, pagdating dito, pinakita ko na yung frequency dahil, pag inisa-isa pa natin to, masyado mahaba. Pero kung hihingan ka ng teacher mo ng tinatawag nating tally column, okay, bago yung pinaka-frequency, dito mo ngayon ilagay yung pinaka-tally. Paano yun? Yung ginawa natin natin, di ba? Sa limbawa, 81, sa mga ilalagay yung 81, edi syempre dito, then 78, then nandito ngayon yun, then 83, so ito pa rin yun, tapos 82, ito yun, tapos we have 92, so dito mo ilalagay hanggang makarating ka ngayon kay 70. So hindi ko na pinakita kasi sobrang haba nun, okay? So nakuha natin dyan na ang frequency natin dito kay 70 to 74 ay 5, ito 10, ito 12, ito 9, ito 16, ito ay 30, syempre ang n natin dito ay 55. Kay LB naman, ang gagawin mo lang dito kay 72, kay 70, minus ka lang ng 0.5, okay, wala to, so magiging 69.5. Dito, minus ka ng 0.5, magiging 74.5, minus ka ng 0.5, 79.5, minus ng 0.5 dito, 84.5, minus ng 0.5 dito, 89.5, minus ka ng 0.5 dito, ay 94.5, or ang technique, nakuha mo na to, mag-add ka lang ng 5. Kasi ang I mo ay 5, plus 5 dito, okay, plus 5, then plus 5, then we have plus 5. So, makukuha mo yung pinaka lower boundary. Then, after nun, itong less than cumulative frequency, starting from the lowest class interval, so, i-add natin. So, magiging 5 plus 10,
15, okay, plus, well, magiging 27, plus 9, 36, plus 16, magiging 52, and then plus 3, magiging 55. Tama naman, ang n natin dito ay equal kay 55. Okay, so for letter A, we need to calculate for the first quartile or Q sub 1. So, unahin mo natin ang position ng Q sub 1. We have 55 divided by 4 or n over 4 magiging 13.75. Then, since a position to, lagyan natin ng TAs dito. Okay, kasi ordinal tayo, di ba? So, 13.75. So, saan natin siya matatagpuan? So, nakapaloob ngayon kay 75 to 79. Dahil itong 50 na to ay, okay, ito ay 5. Ibig sabihin, ang position natin dito from 6 to okay, 15. So, ma-identify na natin dito ang LB, 74.5. Then, ang CF sub B na magiging equal kay 5. Tapos, ang frequency ng Q sub 1 class ay magiging equal kay 10. Then, i-substitute natin sa pinaka formula. So, we have LB plus the quantity of N over 4 minus CF sub B all over Q sub 1 times I. Ang LB natin dito ay 74.5 plus, eto namang N over 4 na to, eto na yun, di ba? So, ilalagay mo na lang siya doon. Then, minus tayo ng 5 all over 10 times 5. Pag gumamit ka ng calculator, unahin mo muna ito. 13.75 minus ng 5. Tapos, equals mo na kagal. So, maging 8.75 yon. Then, ita-times natin ng 5. Tapos, i-divide natin ng 10. Then, saka natin ngayon, i-add ngayon. Equals mo uli yan. Tapos, i-add mo ngayon ng 74.5. Makukuha natin ngayon ang 78.78. So, anong ibig sabihin ng 78.78? So, 25% kasi Q sub 1 of the class have grades in mathematics of less than or equal to 78.78. Okay, for letter B, we need to calculate for the fourth decile or disapper. Unahin uli natin yung pinaka-position. So, magiging 4 times 55 over 10. So, makukuha natin ang 22. Then, since order to, kaya position, so we have 20 seconds. So, saan nakapaloob ngayon yun? Matatagpuan ngayon yan kay 82. Okay, so 84. Okay, so dito ngayon yun nakapaloob kasi ito ay from 16 to okay, 27. Okay, next. So, identify natin ngayon ang LB 79.5. Next, CF sub B equals 15. Tapos, ang frequency ng D sub 4 class ay 12. Then, ang pinaka-formula natin ay LB plus 4N over 10 minus CF sub B over D sub 4 times I. Di ba nakikita nyo? Nagbabago lang naman yun na dito, di ba? Okay, so substitute natin ngayon ang 79.5 plus, ito, 22, ayun na yun. Okay, 22 minus 15 all over 12 times ng 5. So, ano una gagawin dito? I-minus mo na muna ito, magiging 7. Okay, tapos, ito times natin ng 5, magiging 35. Then, saka natin i-divide by 12. Okay, equals mo yun, tapos i-add mo ngayon kay 79.5. So, makuha natin ngayon ang 82.82. So, ano ibig sabihin nito? 40% of the class have grades in mathematics of less than or equal to 82.82. Okay, for letter C, calculate for the 60th percentile or P sub 60. Pwede rin naman D sub 6 kasi equal lang naman yung kay P sub 60. Okay, so hanapin natin yung pinaka-position. So, we have 60 over 100 times 55. So, makuha natin ang 33 o kaya 33rd. Okay, so saan natin matatagpuan yun? Makikita natin yan kay 85 to 89 kasi ito ay 28 to 36. So, nakapaloob ngayon dyan ang 33rd. Okay? So, identify natin ngayon ang LB 84.5, CF sub B 27, and then yung pinaka-frequency natin dito ay 9. Then, saka natin i-substitute sa pinaka-formula. Okay? Sabi nga sa inyo, ito lang naman yung magbabago dyan. Then, we have 84.5 plus, ito na yung 33, then minus 27, then all over 9 times ng 5. Unahin muna natin ang 33 minus 27 na magiging 6 times 5, magiging 30, then divide by 9, tapos equals, i-add natin kay 84.5, makukuha mo lang ang 87.83. Pag in-interpret natin yan, ibig sabihin, 60% kasi 60th percentile of the class have grades in mathematics of less than or equal to 87.83. So, letter D, let us calculate the percentile rank of 75, okay? So, saan natin matatagpuan niya? Siyempre, ito yung 75 natin. Kaya, makikita natin yan kay 75 to kay 79. Next, siyempre, ang LB natin 74.5. Tapos, ang CF sub P natin ay 5. Then, ang frequency natin dito ay equal kay 10. Ang pinaka-formula natin ay the quantity of 100 over N times the quantity of P, yung pinaka 75 na to. Ito na yung value ng P. Then, minus LB times the frequency of the
score or class interval natin, ayan, tapos all over I plus CF sub P. Okay, substitute natin yung pinaka value. So we have 100 over 55 ang N natin ay 55. Then 75 minus 74.5 all over, okay, 5 yung I natin 5 plus yung CF sub P natin ay magiging equal kay 5. Sa pagginamita ng calculator, i-minus mo na muna ang 75 minus 74.5 magiging 0.5. Okay? Ito namang 10 divided by 5 magiging 2, di ba? 0.5 times 2 magiging 1 plus 5 edi magiging equal kay 6. Then ito, pag dinivide mo to, makukuha mo ngayon ang 1.81, pero sa calculator mo, huwag mo na muna siyang i-round off. So since gagamit ka ng calculator, yung makukuha mo daw, huwag mo na munang gawing 1.81. Ituloy mo na kagad kay 6, okay? So, kaya makukuha mo ang 10.91 or 11%. So, how do we interpret? So, therefore, there are 11% of the scores are less than the cumulative frequency of 75, while the 89% are greater than the cumulative frequency of 75. So, ituloy na natin ngayon dito kay learning task number 2. Let's choose the best, okay? So, for number 1, so, ilalagay daw natin dito yung pinaka-letter. So, number 1, which measure of position should be used in order to get the rank of a particular student in NCAE or NCAE? Siyempre, kinakailangan natin dyan ng percentile rank. So, ilagay mo na lang daw next. For number 2, what measure of position are you going to use if you are to determine whether an observation from a set of data falls in the upper 20% and the lower 80%? So, ito yung distribution natin. Ito daw yung upper 20%. Tapos, dito naman natin matatagpuan yung lower, okay, so 80%. So, ano ngayon ang tawag natin dito? So, tinatawag natin yan as the 80th percentile, okay? Next, pagdating kay number 3, if you are to determine whether an observation from a set of data falls in the upper 50% or the lower 50, sabihin kalahati yan, ito yung lower 50, ito ngayon ang upper 50, ano tawag dito? Sa pinakakalahati, syempre, ang sagot natin dito ay magiging median. Pagdating naman kay number 4, just mean will determine the score that divides a set of data into upper 75% or lower 25%. So, ibig sabihin, ito yung lower 25%. Okay, tapos, nandito naman yung upper 75%. Ibig sabihin, itong measure na to, ang tawag natin dito ay first quartile o kaya Q sub 1. Eh, wala naman tayo ditong first quarter kasi third median, 6th decile, and 78th percentile. Kaya, inside na letter, nilagay mo ngayon ang Q sub 1. Okay? Next, pagdating kay number of 5, Roy Chan conducted a study that analyzes the performance of written students in the third periodical test in English. So, the average score is 30 and the percentile rank is 60%. So, what does it imply or means? Ibig sabihin nun ay 60%, so automatically, mali na kagad si A and B kasi 60% na kagad tayo dito, di ba? So, ibig sabihin nun, ang pagbabasihan mo dito, itong C and D. So, 60% of the students above ba or below the average score of 30. Di ba nakita natin kanina kapag PR o kaya percentile rank is below. Kaya, ang magiging sagot natin dito ay 60% of the students are below the average score of okay, 30. So, ganun lang yung magiging interpretation natin doon kay number 5. Okay, so, ayun guys, kung nakatulong ako sa inyo sa ating lesson na to, kindly like naman at na-share mo sa iyong klase para mas mapadali din yung gagawin nila at maintindihan nila lalo yung pinaka-topic na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe,